Hi po. Meron na naman tayong panibagong issue. Hindi na natatapos yung mga issue. Katulad ng pandemya, hindi matapos-tapos. Kasi ang daming ang issue na lumalabas with regards dito sa pandemic. Ito, panibago na namang issue. Panoorin nyo nga, ewan ko kung napanood nyo na itong statement ni Mayor Isko kanina. Panoorin natin at tingnan natin kung tama ba yung sinasabi nito o mali. Kasi pansin ko may mga sumang-ayon at meron ding namang hindi mga sumasang-ayon. Kanya-kanya kasi po tayong opinion talaga pagdating sa iba't ibang mga issue. Pero tingnan po muna natin itong statement ni Mayor Isko. And it's time for you to decide now. Magkaduluhan na tayo, o pader na kami, o gagawin namin kung ano makabubuti sa higit na nakakarami. Kasi ngayon, ang ginagawa namin, kung ano makakabuti sa pangkalahatan. Kaya lamang, sa paggugobyerno, talagang hindi naman talagang natatamaan ang lahat. Pero sa pagdidesisyon, paggawa ng pulisiya, kailangan namin ng mamili ng itim at puti. Hindi pwedeng puro gray. Kaya huwag na tayo sanang umabot sa ganung punto. Pero kung kinakailangan proteksyonan natin ang higit na nakararami sa ating kababayan na nagdesisyon, nagmalasakit sa sarili at tumugon sa pamahalaan at nakaisa sa pamayanan na nagpapakuna, then I think it's high time to police those who are unvaccinated and to regulate the movement to protect others. This is about protection of your family, of your neighbors, of our community, of our city and our country. Paigpit ng paigpit yan. Pero ako naman, inaabangan ko pa yung pasesya. Kasi naniniwala ko, ang tao naman ay makatwiran. No? While it is true that I agree, in fact, diba sabi ko, we were the first city, bawal kayo lahat sa mall. I think that is a message already. Tayo, pipilitin natin. Pero pagka talaga nagkaduluan na, pipiliin natin ng itim at puti. Kailangan may decision. Kaya mga kababayan, basta kayo, magpapakuna kayo sa lalong madaling panahon for your own protection. But you have to decide. At least someday, in a few days from now, may awa ang Diyos, pag in-implement na namin yung ordinansa namin, wala na tayo masisisi. Kasi napaka-unfair. Kailangan maging fair din naman tayo. Napaka-unfair sa mga vaccinated, sa mga pumila, sa mga nagtiyaga, nagproteksyon sa kanilang sarili. Napaka-unfair sa kanila. At gusto ko malaman ninyo na yung mga unvaccinated, kakaunti na lang kayo. Kakaunti na lang kayo. Pero kayo yung posibleng mag-infect at magkalat at posibleng mamatay. Diretsahan tayo, ha? Posible kayong mamatay sa impeksyon ng COVID-19 kapag hindi kayo bakunado. Yung probabilidad na mamatay kayo ay napakataas. Yun, faktual. Yung kwento ni Marites, kwentong barbero lang yun. So, marami pong sumang-ayon at meron din namang mga hindi sumang-ayon. So, sa mga hindi sumang-ayon, ipapakita ko po dito sa aking screen yung kanilang mga comment. At tingnan natin kung paano natin sila mapapaliwanagan tungkol po dito sa sinasabi ni Mayor Isko. So, ito po ang sabi po ng isang netizen. Yan, no? Pero respect din ang desisyon ng tao kung ayaw magpavaksin. Iyan lang ang sasalungating ko sa iyo, Yorme. Pasensya. Kahit tagtarin mo ako ng pinong-pino. Alam niyo mga kaibigan, nire-respeto naman po ng lungsod ng Maynila. Kahit ng ibang lungsod, nirerespeto po ang inyong desisyon na wag po kayong magpabaksin. Pero, ang problema po doon, kinakailangan nyo rin respetuhin yung mga galaw ng gobyerno o mga patakaran ng gobyerno pagdating po doon sa mga hindi bakunado. Nirerespeto naman po kayo eh. Hindi naman po kayo pinipilit. Kaya lang, kagaya nung unang pinalabas nilang mga rules, na ang mga unvaccinated ay hindi pwedeng pumunta sa malls
bawal po kayo pumasok sa mga mall o sa mga enclosed na mga establishments. Oh. Eh, nirerespeto naman po kayo ng gobyerno. Pero, ayan po ang gusto ninyo, eh di kailangan tanggapin nyo po yung consequence ng inyong decision. Nagdesisyon na ang gobyerno sa Maynila, pati na sa ibang lugar ng Metro Manila, na higpitan po kayo. So, wala po kayong magagawa. Kinakailangan yung sumunod sa protocol ng gobyerno. Sabi niya rito, kahit tadtarin mo po ako ng pinong-pino, hindi ka naman po tatadtarin ni Mayor Rusco Moreno kung sakaling ayaw mo talaga magpabakuna. So, ang problema nga po, kung kayo'y makahawa sa ibang tao, baka yung mga taong nahawaan nyo ang magalit sa inyo. Baka yun yung tumadtad sa inyo ng pinong-pino, pero kay Isko Moreno po, hindi po niya gagawin yan. Dahil nirerespeto po ang inyong mga desisyon. Pero ulitin ko, kailangan at tanggapin nyo po yung consequence ng inyong actions. Kinakailangan sumunod po tayo sa protocol ng gobyerno. At kung higpitan po kayo, mapipilitan po kayong sumunod. Ito pa po, ang sabi niya, anong basehan mo? May batas ba na bawal lumabas ang ayaw sa bakuna? O, tyranny na yung estilo mo. Okay. Sabi po ng netizen na may batas ba daw na bawal lumabas yung walang bakuna? So sa tingin ko po, wala naman pong batas na sinasabing bawal lumabas, pero tandaan po natin ito mga kaibigan, pwede po sila gumawa ng ordinansa na pagbawalan po lumabas yung mga hindi bakunado. Oh. Di ba? So once na naglabas ng ordinansa ang isang local government, kinakailangan mo pa rin sumunod. No, hindi po tyranny ang tawag diyan. Hindi ka naman po pinipilit gumawa ng bagay na ikasasama mo eh. Diba? Hindi ka naman po pinipilit na magpabakuna. Oh. Tyranny, kung pinuntang ka sa bahay mo, hinila ka. Oh. At hinila ka, pinilit kang lumabas ng bahay mo at tinurukan ka ng sapilitan, ayun ang tyranny. Kung ayaw mo talaga magpabakuna, edi sumunod ka na lang sa ordinansa na ipatutupad dyan sa Maynila at sa ibang lugar sa Metro Manila. Kasi nagkakaisa po ang buong Metro Manila at malamang sumunod dyan yung mga probinsya. So ito pa, a diktador pala, at least alam namin. So sabi po nitong netizen na to, diktador daw si Isko Moreno. Paano naging diktador? Ang alam ko, sinasabi niya lang yung kanyang mga rules. Yung mga kinakailangan gawin ng kapwa niya Batang Maynila. Di ba? Pero hindi kayo pinipilit na gawin niyo yung gusto niya. Hindi kayo pinipilit na gawin niyo yung tama. Ang sinasabi lang ni Mayor Rusco, kinakailangan na tayong manindigan. Kinakailangan gumawa tayo ng talagang konkretong desisyon. Di pa pwede kasi yung lahat pagbibigyan mo. So, ganun po kahirap ang paggo-gobyerno. So, yung pagiging mayor ng Maynila, kala nyo ganun lang kadali yan. Hindi po. Kasi, bilang mayor, gusto mo mapagbigyan lahat. Diba, sabi naman niya kanina, na nung una, gusto niya, iniisip niya yung para sa pangkalahatan. Pero dumating sa punto na kinakailangan niya mag-desisyon para sa mas nakakarami. Kasi konti na lang po yung hindi bakunado eh. Alangan naman kayo pa ang isipin ni Mayor Rusco kumpara dun sa mas nakakarami na sumunod na dun sa panawagan ng gobyerno na magpabakuna. Kayo lang ang hindi pa sumusunod. Gusto nyo kayo pa ba ang intindihin? Ngayon sasabihin nyo, diktador. Di po pagiging diktador yun. No? Pinapaalalahanan po kayo, sinasabihin niyo po kayo na ganito ang gawin niyo. Yung mga ordinansa na ganyan. Yan po ay to encourage you na talagang kayo magpabakuna. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Hindi po kasi para sa kanila yan, para sa sarili po ninyo yun. Para po sa inyo, para sa pamilya nyo.
Tapos sabi mo, diktador. Tapos sabi mo, hindi kita iboboto sa pagka-presidente. Unang-una, hindi ka naman po pinipilit ni Mayor Osco na iboto mo siya. Diba? Mas marami pong tao ang sumusunod kaysa po sa sumusuway sa gusto ng gobyerno. Kasi kaya naman po ganito nakahigpit ang Maynila, pati na ang national government, ay sapagkat gustong-gusto na po natin na matapos itong pandemic. At kung meron po mga tao na talagang sumusuway pa, mga pasaway, mga tulongges, tatagal po ng tatagal ito. Gusto lang naman po nila makipag-cooperate po lahat. Ayaw namin 666. Tignan nyo. Alam nyo, sa mga ganitong klaseng mga komento, nakakatawa lang po kasi. Meron po kasi mga religious groups na sinasabi na ngayon po ay panahon ng end times, na darating po ang mga antichrist, tatatakan ka nila, kailangan sumunod ka dito kasi pag di ka sumunod, papatayin ka nila. Saka yung sa sinasabi po na ganyan, na antichrist, 666, kasi nakapanood po ako niyan dati. Pag darating daw yung panahon na darating antichrist at pipilitin kang gawin to, lalagyan ka ng tatak. Di ba na, balita pa nga, chips eh. Yung mga chips ang gagawin nila, ipapasok sa'yo kung wala kang chips. Kung ayaw mo magpalagay ng chip, ipipersecute ka. O kaya, mapapatayin ka, pupugutan ka ng ulo kung ano-ano. Mga chips yun. Pero ito, bakuna eh. Bakuna eh, ano yan eh, gamot yan eh. Protection mo yan eh. Nasabihin mo, 666, so si Mayor Osco, ginawa mo pang antichrist. Ang iniisip ng tao para sa kabutihan nyo, sasabihin nyo, 666. Saka, eto ha, kung ayaw mo talaga magpabakuna, di huwag ka magpabakuna, hindi po yan sa pilitan. Pero ang sinasabi nga sa inyo, doon lang po kayo sa bahay, huwag po kayong lalabas. Kasi maaari kayong makahawa. Una-una, pag nahawaan kayo, makahawa kayo, mas malaki ang chance nyo nga ma-deadball dahil wala kayong bakuna. Para sa inyo yun. Ngayon, kung lalabas ka ng lalabas, edi mas lalo mong nire-risk yung buhay mo. Eh kung nakabakuna ka, kung may bakuna ka. Hindi mahigpit sa iyo ang gobyerno. Kapag shopping-shopping ka pa sa mall, ligtas ka pa, di ba? So ito na po yung last na comment, ang sabi, don't agree with you, Mayor. Okay. Sa paggo-gobyerno po kasi, hindi po lahat ng tao ay mapi-please mo. Maraming tao ang mag-agree sa'yo, pero hindi namang hindi mag-agree. So nirerespeto po kayo na hindi po mag-agree. Pero sana po tingnan nyo yung mas nakakarami. Tingnan nyo po yung ano. Huwag ka po kayo kasing basta makikinig sa mga marites. Diba? Huwag po kayo basta-basta makikinig sa mga, meron kasi mga religious groups, pero mga bulaang propeta naman. Diba? As long na ang pinapagawa sa inyo ay hindi makakasama sa inyo, as long na ito'y makakabuti sa inyo, bakit hindi po tayo sumunod? Ako po nung una, ayoko rin sana eh. Ayoko rin magpabakuna kasi baka raw maging zombie. O, diba? Saka meron kasi minsan yung tao na instinct na gustong-gusto lagi kumontra sa gobyerno. Hindi mo maintindihan, diba? Pwede naman sumunod, pero ayaw sumunod. Mga pasaway nga. Ayoko dati, pero nung naranasan ko po magkaroon ng COVID-19, doon po ako nakapag-isip na kinakailangan po natin itong vaccine. Siguro kung di ko pa naranasan, magiging pasaway din ako. Pero mga kaibigan, huwag nyo na pong hintayin. Huwag nyo na pong hintayin na maranasan yun. Kasi po, sa totoo lang mga kaibigan, kailangan po natin, protection po natin yan. Di lamang sa sarili natin, kundi sa pamilya natin. So, yung ginagawa po ni Mayor Osco, hindi po yan pagiging diktador. Hindi po yan tyranny. At mas lalo lang, hindi po yan 666. Hindi po siya antichrist. Ang ginagawa po niya ay para sa inyo. Ang ginagawa po niya ay para sa tao.
Kaya ako, nawagan din ha, magpabaksin na kayo. Isang turok lang yan, saglit lang po yan. Wala pong epekto yan, wala pong kasamang chips yan, wala pong kasamang metal yan na kukontrolin ka na parang robot at pagdating ng araw ay susunod-sunod ka lang sa gobyerno kasi meron ka ng chips. Kalokohan po yun. Kalokohan po yun, mga kababayan. Nako. Kaya basta-basta maniniwala doon sa mga kwento-kwento, mga kwentong barbero ng mga, lalo na yung mga religious groups na iba, nag-iimbento ng kwento. Diba? Diba, yun lang po. At vaccination is the solution. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali din ang pala.